Alam niyo yung iaabangan ko dito mga katalumpay. Yung mga pwedeng mag-customize ng X-Miles. Mas mabigat ang kaamos ba ang tiyake ng Emma? No? Sa ilang CC yan? Yan, 320. Ah, 320. Siguro mga tatlong helmet ang kasya dito mga katalumpay kay X-Miles. What is up mga katagumpay? Andito na naman tayo sa Yamaha Santa Rosa dahil nakikita niyo ba sa likod ko? Okay, nag-deliver sila ngayon ng X-Max dito sa loob at tamang-tama kasi dumaan tayo at magde-deliver tayo ng mga busina na biyaha. Pero ang pupuntahan natin dito ay ang bagong babang X-Max. Dalawa daw yung binaba dito mga katagumpay, kaya pati ako excited na akong pumunta kasi ayun, nililinis na nila yung X-Max. At sa mga naghahanap ng X-Max ko dyan, ang mga katagumpay ko ay unahan na lang kayo dito sa Yamaha Santa Rosa. Dito lang yan sa tapat ng SM. Okay, kung napanood nyo yung vlog ko nung una ay makikita nyo na meron dito mga N-Max. At check natin sa loob agad dahil chine-check nila lahat eh. Okay, tara! Go. Wala lang kat-kat to. Sir. You know? Alright. Dalawa daw yan, te. Yes. Okay. Ganda, oh. Matte blue tsaka matte black. Iba pala. Kala ko, konti lang yung difference nung itsura ng N-Max sa X-Max. Hindi pala. Medyo bulky pala to, mga katagumpay, kung titingnan nyo. Tsaka si N-Max kasi medyo matapang tingnan. Ito kasi medyo parang ang tapang niya tingnan. Pero syempre, pambigay din talaga to. Ilang CC daw kaya yan, sir? Ilan daw po? Ilang CC daw po? Ah, hindi yun. Mamaya tanong natin kung ilang CC itong X-Max. Tanong natin doon kaya ate. Ito yung isa mga tol. Pakita ko sa inyo. Kaya tatry ni kuya. You know? Tamang-tama kasi ito sa mga 5.11 pataas. Okay? Ano? Ito yung isa. Parehas lang pala ng kulay. You know? Ganda oh. Ba? Usually kasi mga katagumpay, yung iba, ang ginagawa, itong logo na to, ayan, pinapalitan nila ng BMW, pero wag, kasi Yamaha is Yamaha talaga. Ayan, lilipat ni kuya. Sir, ilang CC yan? 320, sir. Ah, 320. Ah, 300 lang. Ah, 300 lang. Okay. Ando, oh. Oh. Mamaya hingi tayo ng specs nun, papakita ko sa inyo mga tol. So sabi ni sir, 300cc daw itong X-Max. Ibig sabihin, doble nung sa K-Maxine natin. Okay, so alamin natin kung ilan yung compartment nila. Pero tingin ko may nakalagay dito kung ilan yung compartment niya. Ayan, front box. Kita nyo ba? Ayan, front box. Nakikita nyo siya. Front box ay 1.0. Ito isang kilo, tapos ang right ay 0.5. ito yan, dalawa kasi yan mga katagumpay, alam ko. Ayan, tapos seat box niya 5 kilo. Ayan, wala din palang pinakaiba mga katagumpay sa N-Max yung box niya. Ito yung dito, halos parehas lang. Pero ang advantage ni X-Max bukod dun sa specs na sasabihin ko mamaya ay itong dalawang box nito. Ayan, so pwedeng lagyan ng mga papers nyo, mga license nyo, pwede. Secure din doon
Tapos mga cash, mga coins, mga pambayad nyo, pwede din. Okay, so kung mapansin nyo dito, kasi kay NMAX, dun sa atin, bukas halos yung nandito. Pero ito parang may filtered siya. Ayan o, ang ganda niya mga katagumpay o. Ayan o. Okay na okay. Tapos yung busina niya, same lang. Ayun. Yung atin kasi nandito, yung kay NMAX nandyan. Pero yung kanya nandoon. Alright, tapos yung radiator niya, parang may radiator siya dito. Ayan o, harap. Pakita ko sa inyo yung mukha. Ayan yung pinakamukha niya. Well, mamaya naman, bibigyan ko kayo ng montage para makita niyo yung itsura niya. Kung yung mga lights niya, yung LED niya, para makita niyo mas malinaw. Okay? So, ABS to sa mga naghahanap dyan. Tanong ko kay ate kung merong non-ABS din ito. Kasi ABS itong lumabas eh. Okay, yun din nalan nila. Ayan o. Ganda o. Okay o. Diba? So, isa pa pala mga katagumpay na napansin ko kay X-Max. Hindi siya katulad nung NMAX natin na sa footrest dito. Ito halos same siya. Pero mas malapad yung footrest. Ayan. Di ba? Mas malapad yung footrest ni NMAX. Kasi ito parang katulad ng yung footrest niya. Ayan o. Nakat siya dito. Halos kapareha siya nung Aerox. Okay? Yung sa footrest niya. Pero maganda. Bulky siyang tingnan. Yun. Diba? Okay oh. Tsaka napansin ko pa pala mga katagumpay. Si X-Max, magkaiba yung size nung shock niya. Alright? Ate, pwede kong... Ay, dito ka ba? Pwede kong makahingi ng ano nito, specs nito. Sige. Hiramin ko lang. Okay, thank you. Yun, bait ni ate. Kaya punta na kayo dito sa Yamaha Santa Rosa. Ayun oh. Tsaka iba yung LED niya dito. Ang pogi oh. Ayan oh. Alam niyo yung inaabangan ko dito mga katagumpay. Yung mga pwedeng mag-customize ng X-Max. Kasi napapansin ko kay X-Max, mas marami siyang pwedeng i-customize kaysa kay NMAX. Mas marami siyang pwedeng paglagyan ng mga tulad dito sa may tambucho niya. Ayan. Pero para sa akin, yung stock niya, the best na yung stock niya. Ang ganda ng stock na pipe niya. You know? Tingin yung stock na pipe niya. Oh. Ang pogi na oh. Ayan. Siguro kasing lapad siya ng Exos R6. Kung nakakita na kayo ng pipe ng Exos R6, halos kasing lapad siya. Pero iba, maganda to. So mga katagumpay, habang inaantay natin yung specs ni X-Max, pakita ko na agad sa inyo yung mga walang idea dyan sa keyless. Ito yung itsura ng keyless. Ayan. Ayan o. Ayan yung itsura ng keyless mga tol. Ayan, meron siyang on, meron siyang open, meron siyang off push, tapos lead, tapos seat. Okay, andito na. Kung mapansin nyo, dito na makikita yung mga on and off ng seat natin. Okay, yun lang itsura ng ano, ng keyless. Okay, tapos eto, ganyan kakipot yung itsura ng handle niya. Alright, sa mga magtatanong dyan ng ride test, hindi natin mara-ride test. Kasi hindi pa tayo authorized ni Yamaha na mag-ride test ng ganito. Okay, check na lang muna kayo sa internet. Okay. So, habang inaantay natin yung specs ni X-Max, meron dito nagawi na isang NMAX. Ayan o, katulad ni Maxine. Ayan o, matte black siya. Okay. Sa mga naghahanap dyan na mga katagumpay ko ng NMAX, meron dito. Check natin kung ABS siya. Non-ABS to. Okay. Ayan. Non-ABS. Okay din naman ang NMAX. Ayan o. Ayan o. Diba? Ayan. Makikita nyo. Comparison lang to mga katagumpay ng itsura tsaka specs ni NMAX tsaka ni X-Max. Hindi natin may compare sa pagtakbo. Yung ride comparison nila wala tayo. Pero yung itsura lang muna. Okay? Pakita ko sa inyo. Ayan. Ganda. Ayan si NMAX yan ha. Okay. So mga magtatanong dyan sa akin mga katagumpay kung ako papipiliin or kayo papipiliin kung NMAX or X-Max. Depende naman sa panlasa nyo. Pero syempre, Yamaha still is Yamaha. Iba talaga ang makina ng Yamaha. Okay, forma, 100% forma. The best. Okay, the best, the best.
Lahi pala nito. Ganda. So doon sa mga nangungulit na naghahanap ng Aerox, meron sila dito, kulay orange. Andito pa. Pero yung isa na ipinakita natin ng kulay white, wala na dito mga katagumpay. Siguro nabili na. Pero meron pang isang Aerox. Ito. ABS. Okay? Puntahan nyo na dito. Tsaka pala doon sa naghahanap ng R3, meron pa. Nandito pa. Hindi pa nabibili. Ere. Ito. Okay. Hindi pa siya nabibili. Oh. Andyan pa. Puntahan nyo na. Okay? Okay. Pero wala tayong ibang pakay dito, kundi itong sikat na X-Max. Okay? Ayan. Antay lang natin yung specs kay ate, mga katagumpay. Alright? Big bikes. Dito pa rin sila. Parang nawala yung isa ditong pula. Okay? May isa kasing pula dito, na TFX, nawala. Pero meron pa dito tatlo. Ayan. So mga naghahanap, nabigay ko na yung presyo nito dun sa una kong vlog ha. Wala lang magtatanong sa akin. Nabigay ko na to ha. Papakita ko na lang sa inyo yung available dito. Ayan, yung tatlong yan. Ayan. Isang black. Okay. Black green. Kulay green ng mugs. Tapos itong gray. Blue gray. Okay. So, habang inaantay natin yung specs ni X-Max, nakiusap tayo kay ate, baka pwede natin makita yung specs ni X-Max, ay nandito na rin naman ako mga katagumpay. Gusto ko lang sabihin sa inyo ang comparison ng N-Max tsaka X-Max. Nasa sa inyo yun mga katagumpay kung anong trip nyo, kasi syempre, bagong labas si X-Max tsaka mas pogi si X-Max. Hindi natin masabi ngayon yung specs, pero check natin mamaya kay ate. At sinashoutout ko na rin dito mga katagumpay, ang mga tropa natin, si Motodex, si Motorcada, Red Sweet Potato. Ayan, sinashoutout na natin dito ngayon. Baka magkita kami next week, okay, nila Red Sweet Potato. Kasi kinausap ko ni Sir Creeds na meron daw silang rides nila Sir Creeds, nila Red Sweet Potato. At makakasama natin sila sa ride, okay? So sana lang huwag Philippine Loop dahil hindi natin kakayanin yun. Mahirap kasi bago pa lang tayo nagpunto to. Okay? So, isa lang, titignan natin yung U-box na ni, yung box, yung seat box ni X-Max. Ito, binuksan nila, tignan natin. Malaki yung ano, halos parehas lang. Ayan o. Oh. Ay, hindi, mas malaki to. 5 kilo. Parang hindi naman 5 kilo to. Yung seat box niya. Mas malaki to oh. Makikita nyo kasi si N-Max hanggang dito lang. Okay. Mas malaki siya kung titingnan nyo. Siguro mga tatlong helmet ang kasya dito mga kapagumpay kay X-Max. Ayun oh, sobrang laki niya. Namangha ako dito mga katagumpay. Ang laki ng box niya, oh. Grabe. Oh. Nyo, ha? Utangkalin ko, ha? Isa, dalawa, tatlo, apat, halos lima. Limang dangkal yung lapad, yung haba niya, limang dangkal. Tapos yung, oh, dalawang dangkal yung width niya. Laki, oh. Grabe. Oh. Diba? So, antayin nyo. Huwag nyo itong skip tong video. Baka isa-setup nila ate. Che-check natin, no? I-video natin yung pagsa-setup nila ng N-Max. So, isang magandang balita pa pala mga katagumpay. Yung nakita nyo kanina. Ayan. Yung matte blue. Ito pala ay kalalabas lang ngayong February. So, yung mga unang labas pala. Matte gold tsaka matte gray. Okay? Yun yung mga lumang kulay. Ito pala kalalabas lang ngayon. So, swerte yung makakakuha nito. Kasi tingin ko limited yung kulay. Maganda. Antay lang natin yung spec. Chill lang kayo. Marami pa tayo papakita dito. So mga katagumpay,
sabihin na natin ang specs, pero hindi na natin na ipapakita yung mga komplikado. Papakita ko lang sa inyo mga katagumpay, sasabihin ko lang pala yung mga kailangan nyong malaman. Okay? So, check natin ngayon mga katagumpay dito sa phone ko. So, ang presyo niya for cash. Cash-based siya, ang presyo niya ay 249,000. Okay? Sa cash yun. Tapos, ang down payment niya mga katagumpay ay 37,350. Okay, ulit. Ang down payment niya ay 37,350. For 3 years, ang down payment ay 9,450. For 2 years, 24. At for 2 years, 12,400. Tapos, ang 1 year niya ay 21,220. Okay? Yun ang presyo niya mga katagumpay. Kung meron pa kayong mga tanong, i-comment nyo lang sa baba para masabi ko sa inyo. Okay? So, sa kanya namang specs mga katagumpay. Siyempre, ABS siya, 300cc engine siya. Alright? Tapos, smart key, yung pinakita ko kanina. Okay? Keyless na siya mga katagumpay. Yun lang. Wala naman kayo masyadong itatanong sa akin, ano ba mga papakita natin dito? Wala naman. Yung iba mga katagumpay, i-search yun na lang sa internet. Kasi yun lang naman ang importante dito, yung presyo na dito sa Yamasa mga. Okay? Ang cash niya ay 249,000. Alright? Yun lang, puntahan nyo lang dito. Meron silang dalawang available dito. Yung isa nandoon. At sabi niya ate, pinarating mo daw na isa. Pero hindi ko pa sure. Pero meron sila dito mga, may mga lumang kulay sila dito ng X-Max. Nakatabi lang doon. Hindi ko alam kung i-check pa natin kasi nagmamadali tayo mga katagumpay. Pero ang importante, napakita ko sa inyo at nasabi ko sa inyo yung specs nito. At ang importante dito, yung presyo. Kaya, yun lang. Yung ibang specs, check ko na lang sa internet kasi hindi natin matatake lahat dito yung masyadong madami, masyadong mahaba yung specs. Yun lang naman yung importante yung pakita at saka yung pinakita ko kanina. Okay? So, kung ako itatanong yung mga katagumpay, kung X-Max or N-Max, nasa sa inyo. Okay? Kung may pera kayo, go for X-Max. Okay, pero good pa rin naman ang N-Max kung long ride. Pero syempre, iba pa rin ang 300cc. Peace! Ganyan kayo palagi. So, magpapaalam na tayo mga tol. Alright? Lagi ko sasabihin sa inyo, lagi tayo magpapasalamat. Okay? Okay, thank you tayo ko lahat. Ate, thank you! Salamat! Una na ako. Okay, bye-bye. So, uwi na tayo mga katagumpay. Pupunta pa tayong SM pala. Kasi may asikos na tayong plan. Pero, swerte tayo kasi pagdating natin, may nakita tayong X-Max. Ayan, so, hanggang sa huling pagkakataon, no? Tingnan nyo na. Napakaganda niya. So, puntahan nyo lang dito. Mga tol, puntahan nyo lang yan dito sa Yamaha Santa Rosa. Okay? So, kung lagi ko sinasabi sa inyo mga katagumpay, hindi nyo kailangan gumastos ng malaki. Kung ang gusto nyo lang, or masunod nyo lang yung gusto nyo, lagi nyong iisipin mga katagumpay. Huwag kayong bibili ng mga bagay na alam nyo na makakabigat. Makakabigat dun sa mga gastusin nyo. Bumili lang kayo ng mga bagay na yung sakto lang. Yung kaya nyong bayaran sa tingin nyo. Okay? Huwag kayong masyadong maluho sa buhay. Pero importante, meron kang motor. Itong sinasabi ko mga katagumpay. In general to. Hindi ko sinasabi na kailangan mo mag X-Max, kailangan mo mag N-Max kasi uso siya. Ang usapan dito, kailangan mong makatipid. Okay? Kailangan mong bumili ng motor para makatipid. Yun ang lagi mong iisipin. Bibili ka ng mamahaling motor, pero magigipit ka rin sa huli. Hindi advisable yun. Okay? So, go for what you afford. Lagi mong iisipin na ride safe ka palagi at may mga bagay ka na dapat unahin. Kaya ka nagmotor para makatipid. Okay? So, yun lang muna ngayon mga katagumpay at sana nakatulong yung video ko sa inyo sa mga naghahanap dyan ng motor. Marami pang motor sa kanila. May mga FZ pa sila doon. Tsaka yung TFZ. Marami pa sila doon mga katagumpay. Tapos syempre, yung mga TFX na pang mga big bikes. Puntahan nyo lang yan dito sa Yamaha Santa Rosa. Okay, tapat lang yan itong SM Santa Rosa mga katagumpay. Kung makikita nyo. Okay, so yun lang. Maraming salamat sa pagsama. Yung bago pa lang sa channel ko, ikaw na nanonood, kung bago ka pa lang, kung gusto mo na mas matagal pa tayo magsama kasi marami pa tayong pupuntahan ng mga adventure, magmamotovlog tayo, i-click mo lang yung subscribe button sa baba, yung nakikita mong kulay pula, click mo lang yon, tapos yung bell notification na lalabas para ma-notify ka palagi sa YouTube channel ko. Okay? So maraming salamat
And mag-ingat kayo palagi sa pagra-rides mga katagumpay. At sana makita ko kayo sa personal para hindi lang si shoutouts tayo magkikita-kita. Okay? So, magpapaalam na ako and this is your man, JTV again. Hingang malalim and peace out. Woo!